Hello, hello mga palangka. Welcome to my channel. This is Mami Chi Vlog sa OFW Malaysia. So ngayon mga palanggang episode po natin ngayon ay meron tayong kalamansi na fresh from the puno. Okay? So paano po natin ipipreserve ang ating kalamansi na galing sa puno? So tara mga palangka, samahan nyo akong pigain ito. Okay, lahat ay pipigain natin at titingnan natin kung saan natin sila ilalagay upang ma-preserve natin sila mga palangga. Ayan, napakadami siguro. 1.5 kilo na naman ang ating na-harvest for today. So, ayan po yung ating episode ngayong umaga kung paano natin i-preserve yung ating kalamansi. Okay, so ituturo ko pa sa inyo kung mayroon kayong napitas na mga kalamansi from the garden, na mga organic. So, harvestin ninyong lahat. Okay, tapos ang puno ng inyong kalamansi ay bugkalin na naman ninyo. Lalagyan na naman ninyo ng organic soil at sa organic na fertilizer, which is the humus one, para tumaba at magbigay na naman ng maraming bulaklak ang inyong kalamansi. So, yan po ang aking mga ginagawa sa aking kalamansi. Para makapag-share din po tayo mga palangga sa ating mga kababayan kung ikaw man ay OFW. Okay, so ngayon, meron tayong na-harvest. Ang gagawin po natin dito ay huhugasan po natin sila at pipagain at ilalagay natin mamamaya sa secret na lagayan. Okay, para ma-preserve natin sila mga palangga. Kaya keep on watching until the end of my video. Okay, let's get started mga palangga. Let's go, let's go, let's go. So, yun nga mga palangga. Mag-iiwan ako ng some calamansi. Okay, hindi lahat. Okay, kasi parang may naghingi kanina. So, ibibigay natin doon sa naghingi. So, ayan, sapat na yan kay Kuya Raul. So, itong iba ay anuhin natin. Huhugasan natin. Ayan, huhugasan natin mga palangga yung ating fresh na calamansi. Okay? Ganyan. Huhugasan-hugasan lang. Okay? Ayan, kasi maali ka po kung ganyan. Okay, siguro mga 5 months silang nandyan. Tapos, kailangan natin silang hugasan bago natin babaakin at gawing juice. Okay, mga palangga, ayan. Palangga, hihiwain lang natin yung ating kalamansi, okay, bago natin pigain. So, hiwain natin sa gitna para hindi sayang. Okay, hindi po dito sa ganyan ha, hindi dapat ganyan kasi ito meron din pong katas dyan. So, sa gitna tayo maghihiwa. Okay, ayan, dito tayo sa gitna maghiwa. Ayan. Okay, mga palangga, so, yan, update ko kayo mamaya pag nahiwa ko na lahat. Okay, para hindi tayo matagalan. So, yung mga palangga, na-slice na natin lahat. Okay, so, ngayon ay pipisain natin. Okay, tapos meron po tayo dito mga tasa. Tapos, lagyan po natin ng strainer. Okay, so, ayan. Pipisa na natin dyan para mabilis mga palangga. Okay, ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Okay, ayan. Okay, so ayan yung kalamansi natin. So, pigain nyo side by side. Ayan. Tapos, yung ating mga organic na balat na yan, titimpla tayo ng kalamansi juice. Pwede rin kalamansi tea. Okay? Lagyan nyo ng hot water, tapos lalagyan nyo ng balat ng kalamansi. Kasi mayroong ano dyan eh, mayroong parang essence dyan. Yung aroma sa skin niya. Okay, so, masarap din po yan. Okay? So, hindi yan masasayang. Lalagyan nyo siya ng hot water or cold water na galing sa ref. Okay? Tapos, lagyan nyo kalamansi juice. Tapos, lagyan nyo ng brown sugar.
Tapos, kung mayroon kayong dalandan dyan, lagyan nyo rin ng dalandan, okay? At saka calamansi juice. At lalagyan nyo ng orange. Subukan nyo mga palangga ang sarap-sarap ng yung calamansi juice with dalandan and orange. Yan, pwede ninyong iserve yan sa inyong mga party. Okay, gamit ang calamansi. So, calamansi juice, magti-twist lang kayo ng dalandan oil or orange. Okay, mga palangga. So, ayan. So, ayan, i-update ko kayo mamaya para hindi tayo mapahaba nito. Okay? Ayan. So, ayan mga palangga, isa na lang. Okay, isa na lang. Malapit na din tayong matapos. Ayan, tapos na tayo. Okay? So, ayan yung ating calamansi. Okay? Wow! Naka isang tasa tayo mga palangga. Ang dami. So, anong gagawin natin dyan mga palangga? Ngayon, malalaman nyo kung anong gagawin ko dito para ma-preserve ang ating calamansi. So, keep on watching mga palangga. Malapit na din. Malapit na. Okay, so ayan. So, ayan mga palangga. Meron po tayo ditong lagayan ng ice. Okay, tapos meron din po itong takip. Okay, so in order po natin ito sa Lazada. Okay, para dito po natin ilalagay yung ating calamansi juice para ma-preserve po natin. Okay, so ngayon, ang gagawin po natin ay ilalagay natin yung ating calamansi juice dyan. Okay, nadahan-dahan. So, kailangan ilipat natin sa mga para maganda yung ating pagbuhos. Okay? So, buho-buhosan lang natin. Pupunuin natin yung lagayan ng cube ice. Ayan. So, ayan. Tapos, lalagay natin sa freezer para titigas siya. Tapos, every time na need natin ang calamansi, of course, kukuha lang tayo dyan ng isang cubes. Okay? Kung para sa ating mga cha o kaya sa ating mga sausawan. So, ang gagawin nyo lang ay siyempre, inyong lulusawin. Maghihintay kayo ng mga 20 minutes para malusaw yung inyong calamansi juice. Ayan. So, ayan, 1 cup. Tamang-tama lang sa isang tray. Ayan, tamang-tama lang mga palangga. Ayan. Ayan, wala tayong sobra. Ayan. So, ayan, isa lang pala ang ating nagawa. Okay, 1 cup sa isang tray. Ayan. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 16 na mga butas o cube. Okay? So, ayan. So, tatakpan natin. Okay, tatakpan natin. At yan, ready to lagay na siya sa freezer. Okay, so, ganyan po ni Mami pinipreserve yung aking mga calamansi juice. Okay, so, ayan, sana may natutunan kayo kung paano natin i-preserve yung ating mga organic mga calamansi na fresh from the garden. Kung maraming bunga, harvestin ninyo lahat. Tapos, kakatasin. Pagka nakatas, ilagay nyo sa mga kung wala kayo nito, mag-order kayo sa Lazada or Shopee. Okay, pero sa akin sa Lazada kasi cash on delivery. Pag Shopee kasi, ako pa pupunta doon sa Old Town. Kaya, ayaw kong maglakad. Okay? Kasi sometimes maraming trabaho. So, kailangan, hindi na tayo kailangan maglakad. Doon na lang tayo sa Lazada kasi cash on delivery. Okay? Pag dating ng item, babayadan mo. Ayun na, tanggap mo ng iyong ayan, lagaya ng ice. Tapos, meron pa siyang takip. O, diba? Hindi siya madudunihan. So, ayan mga palangga, yung ating calamansi juice, kung paano po tayo mag-preserve. Okay, so ilalagay natin to sa freezer hanggang magdamag. At bukas, ayan, ipapakita natin sa inyo kung paano natin kukunin at saan natin gagamitin. Okay, yun ay episode 2 na naman. Okay, mga palangga, kung saan natin pwedeng gamitin ang ating calamansi juice na nakalagay sa ice at pinatigas. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay. Sana may natutunan na naman kayo sa aking mga episode na laging mga ina-upload sa inyo. Okay?
Don't forget to subscribe, like, and share kung bago ka pa lang sa aking channel. Maraming salamat. God bless everyone. See you on my next vlog. So, ito mga palangga, huwag niyong itatapon. Ang gagawin niyo lang dito ay lagyan niyo ng tubig. Okay? Ayan, lagyan niyo ng tubig na pinakuluan. Okay, malamig na tong tubig ko. Tapos, ayan, bababad niyo ng mga 20 minutes yung balat ng ano dyan, kalamansi. Tapos, inumin niyo mga palangga para lahat ng benefits dyan na makukuha natin sa kalamansi, mga vitamin, etc., etc. Okay, so meron tayong calamansi water. Ayan. Ayan, ibabad nyo lang yan. Tapos, refill ng refill ng refill ng refill ng tubig. Okay, para hindi masayang yung calamansi skin. Kasi organic yan, kaya kailangan natin ng maano lahat ba? Makuha lahat natin yung vitamins dyan. So, ayan na. Ayan, so subukan natin inumin. Okay, masarap yan. Masarap yung amoy ng kalamansi. May asim-asim pa kunti. Kahit na napiga na natin yung ano ng kalamansi juice, may asim-asim pa kunti. Tapos yung oil doon sa skin, ayan, nainom natin lahat. So, mayroon din yung healing na makagamot sa ating katawan. Okay, so ayan mga palangga, huwag nyo pong itapon yung calamansi skin. Okay, lagyan nyo ng tubig, tapos takpan nyo. Pwede nyo ilagay sa chiller, okay, para malamig. Pwede ding hindi. Okay, so ayan, so sana ganun din ang gawin ninyo. Okay, para mapakinabangan lahat ng calamansi skin.